isa sa matagal ng pinaka nire-request ng lahat. Yon, Wagyu! Sobrang tagal. Ayun, may sapot na dun sa ilo. Saan? Linisin nyo nga yan? Hindi, matagal na request na to ng mga inaanak at lalong-lalo na si Ian. Pare, Beef Wellington. Yeah. Yung lintik lang, na... Hindi, wait lang, bago ano? Yan. Shoutout ano? Mo na si Gordon Ramsay kasi baka makita niya. Ay, English. Gordon Ramsay, shoutout to you. You are my idol. And if you wanna go to the Philippines, pay your ticket and I will feed you. Yun nga, Beef Wellington. Kasi ito yung iconic na dish ni Gordon Ramsay. Yeah. Diba? Pag tinitin mo, parang napaka-intricate niya talaga. At totoo naman, intricate naman talaga yung dish na yun. Tinanong ako ni Alvin o si Ian ata kung nakapagluto na daw ba ako ng Beef Wellington. Sabi ko, oo, college, naalala ko yan. Tapos, hindi ko na siya inattempt ulit kasi merong isang bagay dun sa Beef Wellington na napakahirap gawin at eto yan. Magmahal. Hindi, madali lang yun eh, sa tamang tao. Yeah. Etong puff pastry na to, obviously, binili lang namin, di ba? Nung ginawa rin namin to sa school before, alam ko, pre-made puff pastry na yung ginawa namin. Sabi ko, kung gagawa lang din ng Beef Wellington na gamit ang pre-made puff pastry, edi wag na lang. Oo, wag na lang. Pero kasi yun nga yung pinakamahirap. And honestly, alam nyo naman siguro na hindi ako ang pinakamagaling na baker dito. Alam mo, hindi... Chef Arby yun, di ba? Si ano, Baker King yun. Si Takbo. Ngayon, hindi talaga ako confident sa paggawa ko ng puff pastry. Kasi naalala ko, gumawa ako niyan before, nag-puff naman siya. Pero Hindi siya nag-pastry. Hindi ako natuwa sa kanya. Hindi ka satisfied. Hindi ako satisfied eh. Tapos after nun, hindi ko na siya in-attempt talaga uli. Kasi sadyang... Yun. Gusto mong mag-leave muna? Hindi. So ngayon, i-attempt nating gumawa ng puff pastry. Bali, tatlo kasi yung gagawin natin na Beef Wellington dito. Three ways. Oo. Low, pare. Alam mo yan, beef, pork, tsaka chicken. Hindi. Diyan ka nagkakamali. Pare-parehas Beef Wellington to. Pero yung isa, gagamit tayo ng store-bought na puff pastry. Nga pala, ito ay binili namin sa FB Market, pare. Search lang. Lahat na kailangan nyo, nasa FB Market dyan. Pati aso, meron sa FB Market eh. Kamaya pa, wala dun eh. Pero yun nga, tatlo kasi... Merong dalawang klase ng puff pastry. Isang French technique, yung medyo mahirap. Yun yung ginawa ko dati at hirap na hirap ako talaga sa kanya. Isang store-bought at isang rough puff pastry. Kung napanood nyo yung Piaya episode natin, basically parang ganun lang din yung dalawa. Isang meron talagang butter block, yung merong fat layer. Isang merong parang durug-durug lang na butter sa gitna. Hopefully, mag-form siya ng layers kapag na-roll out natin yan. Ito yung karning gagamitin natin. Uy, ang ganda! Maganda talaga yan. Uy! Beef Wellington, di ba? Ay, Beef Wellington. Beef tenderloin. Itong beef tenderloin na to, ang gagamitin lang natin dyan, ito. Yung Chateaubriand, pare. Yung Chateaubriand. Ito, itong gitna, yung pantay-pantay na part. Yung pantay-pantay part. So, ito, tapon yan. Hindi nyo itatapon, syempre. Pero hindi nyo siya gagawin sa... Hindi nyo siya gagamitin sa Wellington. Hanapan nyo na lang siya ng ano. Pwede, oh. Yung unang-unang version ng puff pastry na gagawin natin, medyo matagal talaga to. May kneading to. Yung stand mixer namin, nakalimutan ko pa rin i-message. Yung stand mixer namin na nasa harangan pa rin, nakalimutan kong kunin. So, kamay ang gagamitin natin. Pero kung meron kayo stand mixer, mas magandang stand mixer ang gamitin nyo dito. Pero papatunayan natin na hindi natin kailangan ng makina. Le Monde Dis Ultima yan, pare, oh. Sa mga nakakagets ng reference na yon, mag-asawa na kayo, di ba? So, simulan na natin to. Pero bago pala yan. Explain muna natin kung paano nagpa-puff ang puff pastry. Transition. Jerome, lagaw mo na transition. Mukhang wala tayong budget kay Professor Ray ngayon. Wala tayong budget eh. So, ay, taga. Check ko lang. Baka nandyan. Isa kasi tumatambay dito sa labas yun eh. Nag-alaro Angel of Empires. Oo. Class, good morning. Good morning. Good morning, sir. Si Ninong Ray, andun, nag-ano siya. Nag-Age of Empires. Okay. Ito pa rin yung huling lesson ko, ah. Oh, sir. Eh, hindi ka buka pasok, sir. Ay, ganun, ha? Mabubura o hindi? Hindi. Kung titignan nyo ang listahan ng ingredients ng puff pastry, generally, ito lang siya. Butter, harina, tubig, asin. Apat na ingredients na siya. Minsan may asukal, pero for taste na lang yon. Siguro, tatanungin nyo, Lo, paano magpapop yun? Wala ka namang yeast o baking soda. Lo, paano magpapop yun? Wala ka namang yeast o baking soda. Pangit. Oh! Puff pastry. Sir, bawal pong magano, sir, sa klase.
Dali may principal dito, sasampalin ko sa... Paano nga naman nagpa-puff ang puff pastry kung wala, siyang leavening agent, di ba? Ang paggawa ng puff pastry, isa na naman itong klase ng laminated dough. Alam na natin yan, lagi ko na na-discuss yan, laminated dough, alam nyo na yan. Yun yung meron layer ng flour and fat, by means of rolling. Oo. Yun yung may plastic na over. Tama, para pili sa ID mo. So meron tayo ditong flour layer, yan yung... flour layer. Tapos meron tayong fat layer. F din parehas. Titiklop natin ng maraming beses to. Hindi ko lang alam kung ilang kalalabasan. Siguro around 76 or less than 100 layers ang lalabas niya. Ngayon. Oy, may late sir, oh. Oh, late ka na naman. Itong flour layer natin kasi gagawin natin dough yan. So, hahaluan natin syempre yan ng tubig. Actually, may konting fat din yan mamaya. Tapos, magkakaroon siya ng matibay na protina, which is gluten, di ba? Ngayon yung gluten na yan, kapag dinevelop nating mabuti, nagiging strong enough yan para mag-hold ng hangin. Ha? Kaya nga yung mga tinapay natin lumolobo. May nagpo-produce ng hangin kasi sa loob ng mga tinapay, which is yun nga yung yeast, di ba? Pero dito, wala. Ngayon, etong fat layer natin, ang fat niyan ay butter. Mr. Reynera, total late ka. I-google mo nga ito. Ano ang composition ng butter? 80-82% fat, 16-17.5% water, 1.5% salt, and 1% milk solids. Yan. Mag-focus tayo dun sa pangalawang item sa listahan na yan, which is water. Yun ang nagpapapuff sa puff pastry. Ang butter ay hindi 100% fat. Certain percentage ng tubig. 16-17%. Yung ibang European butters, yun yung pinapahanap ko sa'yo kanina, wala tayo nabili. Mas mababa ang water content niyan. Mas ideal yon sa paggawa ng mga puff pastry ng croissant. Pero we'll work with what we have. Tingnan natin kung ano may resulta. Ngayon, kapag ngayon sinalang mo yung puff, eto yan, ano yan, times 100 yan. Yan yung microscope yan, titingnan mo yan. So yan yung layers niyan. So itong flour layer tsaka fat layer, itong fat layer nga natin ay merong water content around 16-17%. Kapag ngayon yan, ito yung oven mo, ito yung floor ng oven mo, tapos may apoy dyan, di ba? So init yan. So mangyayari, yung init gagapang pataas, kukulo ngayon yung ano mo, butter mo, at kukulo rin yung tubig doon sa butter. Mr. Reynera, ano ang nangyayari sa tubig kapag kinuluan? Nag-evaporate. Nagiging? Gas, nagiging steam. Oo. And gas occupies more space. Tama, 'di ba? Tama 'yon, 'di ba? So less din siya. Ngayon, kapag yan kumulo, may na-produce tayong hangin, may na-produce tayong steam, lolobo ngayon tong flour layer natin. Lolobo ngayon 'yan. Ngayon, eto fat kukulin, lolobo ngayon 'yan. Kaya siya nagpa-puff up. Hinuhuli nung ating gluten-rich flour layer yung steam na nanggagaling dun sa fat layer niyan. Siguro sasabihin nyo, hala, Ninong Ray, naiintindihan mo yung siyensya. Siguro ang galing-galing mo gumawa ng puff pastry. Hala, Ninong Ray, naiintindihan mo yung siyensya. Siguro ang galing-galing mong gumawa ng puff pastry. Hindi po. Magaling lang talaga ako mag... Uy. Padala mo sa Prefect of Discipline to, ha. Pangit daw ako, ha. Pinslip ba? Oo. Hindi porkit kasi naiintindihan mo yung teorya sa likod ng isang bagay, eh, kaya mo na siyang... gawin in practice. Hindi ganun yun. Ako, naiintindihan ko yung idea niya. Pero in practice, hindi pa talaga. So, sabay-sabay natin i-discover ngayon tong bagay na to. So, ngayon, wala na siguro tayo ibang kailangan gawin, kundi... Tawagin na ulit si Ninong Ray. Simulan. Uy! So, eto nga yung recipe na yun. Jerome, sinesend ko sa'yo ngayon yung screenshot para ilagay mo dito sa video natin. Makikita mo dyan sa screenshot na yan. Puff pastry ingredients. Unang-una nakalagay dyan ay detrempe. At yung isa, bocage. So basically, ano lang to? Yung tulad nung ginawa natin sa empanada de Caliskis at dun piaya episode natin, yung oil dough tsaka water dough. Yung detrempe ay yung ating water dough at yung ating bocage ay yung ating oil dough. So unahin natin yung ating detrempe. Di ko alam kung detrempe babasa niya. Detrempe. Ito ay 600 grams ng all-purpose flour. Sabi doon sa iba ko napan, kasi nag-consult ako sa iba't ibang sources eh. Sabi doon, pwede rin tayong gumamit ng bread flour kasi kung ang gusto nga natin talaga ay makatch yung steam, yung hangin na pinoproduce ng tubig doon sa butter natin, dapat mas malakas yung gluten natin. Pero, komplikado natin, papakomplikahin ba natin? Pero ano to, hindi to pasok sa ating komplikado series kasi natural na komplikado. Tsaka natin pakomplikahin tong bagay na to, lalo pa. Ngayon, all-purpose flour lang para madali lang din hanapin, di ba? So, 600 grams. So, lalagyan natin ang 250 ml, 1 cup cold water. Hey. Yep. Lagay na natin yan dyan.
2 cups plus 1 tablespoon or 130 grams ng unsalted butter. Etong butter namin ay salted na, tama? So merong salt dun sa recipe na hindi na namin ilalagay. Okay na to, okay na to. Yung iba kasi pag nasa ano, pag nasa mixer, eh naaalala ko rin to, naaalala ko sa school. Na kapag mag-i-introduce ka ng fat sa yung dough, mas maganda na pabuluhin mo muna yung gluten formation tsaka mo incorporate yung ano mo, fat mo. Ang problema kasi kapag wala kang hand mixer, medyo mas mahirap 'yun. So pag samasamahin na natin. Next ay 1 tablespoon or 12 grams of sugar. Nuance. Oh, nuance. Mm. Tapos meron dito 1 tablespoon or 15 ml ng suka. Suka ba 'to? Wala na, nabuwasan na. Ngayon dito ako pinaka nagtataka. Parang hindi naman nagtataka. Nagtataka ako, nagtataka ako. Oo. Kunyari ano, summer tapos umuulan. Nakakapagtaka talaga. Kasi meron siyang suka. Sa pagkakaintindi ko ha, ang paglalagay ng suka ay nandun to impede gluten formation. So hindi ko maintindihan kung bakit ito merong suka. Hindi ko alam eh, kasi gusto nga natin strong egg. Dapat nga bread flour ang gamitin eh, di ba? Hindi ko talaga alam eh. Although sa recipe ni Anna Olson, hindi bread flour ang ginamit niya. Hindi ko alam. Pero professional siya. Nasa TV siya, ako nasa YouTube lang. Gagawin ko yun. Susunod, siya yung kinonsulta ko eh, di ba? Para kang pumunta sa doktor, tapos marunong ka pa sa doktor. Tama. Para kang kumuha ng architect, marunong ka pa sa architect. Tama. Para kang kumuha ng engineer, pero gusto mo bubungo nasa sahig. Hindi pwede yun, di ba? Sundin natin sila, di ba? So ilalagay pa rin natin ito kahit masama sa loob ko. Boom, sira. Tapos, ininid na lang natin to as per usual, di ba? Haluin lang muna natin yan. Wala, okay lang yan. Okay lang naman mabuwasan yung mga ganyang bagay. Accounted for na yan. Kaya, dahil si Amy din nagsukat nito, tapos si Anna also nang gumawa ng recipe na to, pag to sablay, kasalanan nila. Parang kuna siya ng tubig. Dito ngayon papasok yung instincts natin bilang cook. Oo. Pucha, kung pipilitin mo yan, tapos ayaw talaga, wala tayong magagawa. Either that, o mali sukat ni Amy din, di ba? Or baka mali ka. Bakit ako? Sumusunod lang naman ako sa mga ginawa nila. Okay. Mukha naman siyang makukuha. Good. Mukha naman siyang good. Nga lang, kapag ganito katigas yung dough mo, medyo mahirap siyang inid. Ngayon, kapag ginawa niyo sa bahay to, tapos hindi siya mahirap inid, ay kasalanan po ni Amy. Hindi kung bakit ako nahirapan. Sabi sa'yo, dito sa kumpanyan to, kahit kailan wala akong naging kasalanan. Hello. Hindi ka nagkamali kahit kailan. Pag mali-edit, kasalanan ni Jerome. Pag mali footage, kasalanan ni Iya. Diba? Kapag itong upload, kasalanan ni Alvin. So pagka, kanyari, mali ka ng bigay na pera, sino may kasalanan? Si Alvin pa rin. So lalabas sa ano niya yun. Okay. Yan, so ayan, medyo nagiging okay naman siya, pero gas mati talaga, pre. Na ano ko, nangangati akong dagdagan ng tubig. Ako? Hindi, dadagdagan ko ng tubig. Dadagdagan ko talaga. Ayan na! Ayan. Medyo mas okay na yung ano niya, texture niya. Parang mas okay siya ng konti. So, kalagay ko, gusto tsatsagayin ko na lang. So, balikan nyo ako dito after mga 10 to 15 minutes. Siguro around mga 15 minutes ko nang winwork doon dough na to. Pero hindi ko siya makuha maging makinis. Usually around the 10-11 minute mark makinis na siya. Yan, medyo magaspang pa rin siya. Feeling ko... magaspang, ha? Magaspang, di ba? Oh. Feeling ko dahil to sa nilagay na suka. Pero magtitiwala tayo sa consultant natin. Napagod ako kasi... matigas nga yung dough natin kasi nga ang konting ano, hydration niya. So, ang ginawa ko pala ganito, no? Pag fold ko sa kanyang ganyan, hindi ko siya tinutulak. Ginagawa ko, hinahayaan ko bumagsak yung sarili ko. Hindi, hinahayaan ko bumagsak yung sarili ko paharap. Yung timbang ko. Ganyan. Tiklop. Ganyan. So, kapag gaganyan, walang strain kang mahararamdaman dito. Kung nandun ka na sa edad ko, ang strain na mararamdaman mo ay lower back na. Oo, kasi yung mga 57, ganyan na talaga. Uy! Kaya, tutunog to eh. May lamig to. Uy! Narinig mo? May lamig ka dito. Ayan o. Sarap makibalik. Pero ganun yung ginawa kong technique. So, palagay ko, okay na to. And hayaan na muna natin yan. Ngayon, dun tayo sa... kanina pa kami excited na malaking bukaj, pare. Yung bukaj, pare, sobrang dali lang nun. Hindi rin to na iba dun sa ginawa nating oil and water dough. Butter lang to tsaka harina. Jerome, lagay mo yung recipe dito. Yun ay 300 grams, if I'm not mistaken, na butter and 150 grams na harina. Sorry. 3 cups pala. 3 cups na butter, which is 675 grams, and 1 cup na harina, which is 150. So, butter, 3 cups. Lagay din natin itong harina natin. Ngayon, etong butter ko, naramdaman kong medyo matigas pa yung gitna. So, spread out ko muna siya ng konti. Lagay na natin yung harina natin dyan.
Tapos haluin lang natin. Kailangan lang ito mamix natin ng maayos. Yun lang, wala masyadong kailangan gawin dito. Make sure lang natin na yung mga, ayan, o tulad yan, may mga chunks pa ng butter. Kailangan hanggat maaari, wala na yung mga bagay na yun. Uy, grabe naman. Ngayon, sa mga, ito maliit na tip lang to. Pero sobrang useful nito ah. Usual nakakasar yung parchment paper kapag nakaganyan, di wala ko kailangan pa siyang plato. Ibaliktad mo. Ganun lang kadali. Gago, promise, nung nalaman ko yung trick na yon. Lalo pag nilalain mo sa tray. Di ba flat na oh? Kapag nilalain mo sa tray, di ba? Direkt man ko na kanina, hindi ko nakatingin eh. Kahit hindi perfect na rectangle, okay lang yun. Basta makuha natin yung general shape. Yeah. So ilalagay lang muna natin to sa rep o sa freezer o kaya sa puso ng XO. Kung saan man malamig. Mainit doon. Mainit ba doon? Malamig doon. Eh, mainit doon. Init sa gali. Ah. So, pasok lang muna natin sa rep to. Tapos, kailangan lang nating parelax yung gluten. At pati kasi yung buhads, pare. Bago natin gawin tong ano. Oo, kailangan pinapa. Corny pag hindi matigas yung burad. Ano yung jelly? Anyway, doon muna tayo. Tapos, gawin na natin habang nire-res natin to yung rough puff pastry. So, ito nga yung rough puff pastry natin. Same idea. Merong alternating layers ng butter pero mas crude siya ng konti. Manamang nakita nyo na itong technique na to. So, simula tayo sa 300 grams ng harina. All-purpose flour. Tapos, isang napakatigas na bloke ng anchor. Anchor! Utang na lang. Sige na. Dito kasi sa atin, alam naman natin, napakainit, lalo ngayon, di ba? It's either saksakan ng init o basang-basa sa ulan, di ba? Ano pa season sa Pilipinas? Wet and dry. Yes, okay, hot and very hot, di ba? Anyway, kaya kailangan frozen siya para meron lang tayong extra insurance. Hindi naman natin siya kailangan frozen talaga, pero finrisk ko siya para lang mas meron tayong oras. Kasi matutunaw agad eh. Sinagad nga namin yung lamig dito sa kusina, kaso ang init pa rin. Mainit pa rin talaga. So, galingan na lang natin. Patiin natin to in... Ako, nasira pa yung rolling pin. Kailangan lang natin ng cubes. Importante talaga na medyo malalaki yung chunks ng butter natin. Kasi ayaw natin siyang ma-knead doon sa harina. I mean, mag-incorporate ng mabuti. Kailangan nandun pa rin siya, kita pa rin siya. Buti na lang shoot, no? Tapos, salted yung butter natin. Pero gusto ko pa rin siyang dagdagan ng konting asin. Isang kurot lang ng asin, dagdag pa. Gusto yung lagyan ng asukal to, pwede rin naman. Para sa extrang browning, paborito kong aso. RRR. Tapos, babalutan agad natin yan ng harina. Tapos, ang ganito mangyari kasi hindi malamig yung harina natin, di ba? Kasi galing lang naman yan dyan. I-absorb ngayon ng harina yung lamig ng butter. Ngayon, yung butter natin, saksakan ng tigas yan. Like, tobats talaga yan. Paborito ng tito mo yan. Ngayon, halu-haluin lang natin yan para mag-warm ng konti and maging workable yung butter natin kasi gusto natin siyang ish-squishin, pare. Ish-squishin? Ish-squish? Ish-squish ba eh? Ish my English? Siguro around mga 5 to 10 minutes namin siyang iniwan. Nakatapos ba tayo na isang kanta? Dalawa o mga? Medyo pliable na siya. Ngayon ang gagawin natin, kukuha kayo ng isang bloke yan. Tapos, ipa-flat natin yan, pare. Sa palad nyo, gamit ang thumb nyo, pa-flat natin ganyan. Kapag hindi pa siya kaya or kapag nababasag siya, konti pa. Konting lambot pa. Konting lambot pa. Yan, ganyan. Tapos, immediately, pag ganyan nyo, lagay nyo agad sa harina. Sa harina agad. Tapos, make sure nyo na hanggat maaari, hindi manipis yung, baka mamaya sobrang flat, manipis na yung mga gilid. Wag ganun. Kailangan, 30 days sa gamutan yan. So yun nga, huwag masyado manipis kasi mababasag lang yan sa gilid. Ang gusto natin, hanggat maaari, lahat ng butter natin, buo. Ngayon, meron tayo dito malamig na tubig. Mayelo. Malamig yan. Di ba? Malamig yan. Lalagay tayo dyan unti-unti. Huwag nyo sasama yung yellow, ah. Yung tubig lang. Konti lang muna. Yan. Madali naman magdagdag yan. Tapos, haluin nyo nang hindi nababasag yung butter. Tapos, tingnan nyo kung magagawa mo na ba siyang dough. Ang idea dito is, magkocombine yung harina, tapos yung butter, nakaganon siya, buo-buo siya. Ganon. Ngayon, kunyari, mapasobra yung tubig nyo. Dagdag lang kayo ng konti harina. Wala naman masyadong problema doon. Kailangan may... Uy, ayun na nga. Nalagay ng yelo. Alisin nyo agad yan. Lagay na natin sa ating malinis na chopping board. Ayun walang na mesa. Walang natulog dyan. Walang natulog dyan. Umuisi yan kagabi. Wala. Umuwi ako kagabi. Wala. Hindi rin ako umiihi dyan. Buka natin kung mabubuo na natin. Ipilit nyo lang ng konti. Tapos, hanggat maaari, lahat ng butter natin ay nasa gitna. Konting harina lang din. Buuin lang uli natin. Tapos sa tulong ng ating
sana yun, rolling pin. Ngayon, kunyari, natataranta ka. Nalulusaw siya. Nalulusaw. Kunyari, nalulusaw. Tanggalin mo, lagay mo sa rep. Walang problema yun. Walang problema yun. Actually, mas makakatulong pa yung step na yun sa pag-form ng dough natin kasi meron tayong tinatawag na autolyse kung saan nire-rehydrate. Autolyse. Matatawa sana ako kaso nagmamadali talaga tayo dito. Konting harina dito sa taas. Eto, pag makita kayong basang ganyan, yan okay lang yan. Okay lang yan, lagyan nyo ng harina sa taas. Wala. Actually, medyo natataranta na ako dito kasi natutunaw na siya. Hindi naman ganyan. Yeah. Natutunaw siya. Yan. Pero once magawa natin yung first fold, medyo gaganda naman to. Tapos itiklop natin into four. So, gitna muna. Kung meron lumitaw na butter dyan sa ilalim, okay lang yan. That is alright. Tapos isa pa. Ayan. Itiklop natin into quarters. Keep lang natin yung shape. Harina ulit dapat hindi nakatingin. Actually, at this point, feeling ko kailangan na nating i-ref to, pero isugal na natin. Let us risk it. Ganun lang uli natin, panipisin lang uli natin. Kita nyo, medyo mas dumali na siya. Medyo mas gumanda na agad siya sa unang fold pa lang. Ang total nito ay apat na fold, ha? Pag ititiklo pala natin, make sure wala masyado makapal na harina dito, ha? Kasi mapipigilan nun yung, ano, yung formation ng layers. So, makakatulong din na brush clean lang natin ng konti. Tapos, tiklop lang uli natin sa apat. Tapos, isa pa. Ayan, into quarters. So ngayon, ilalagay lang uli natin to sa isang... Ayan, lagay lang natin yan sa isang tray. Tapos palamigin lang uli natin. Kasi ang kailangan natin gawin dito, patigasin uli yung butter. Siyempre, kita nyo naman, nalulusaw na. Plus, i-relax uli yung gluten kasi talaga nilaro-laro natin eh. So, kailangan muna niya mag-relax, diba? Siguro, i-rest natin siya for isang oras. Parang ganon. Rep, kailangan rep. Rep lang. Hindi pwedeng freezer. Ref lang. Tapos, siguro by the time na ma-rest natin siya na isang oras, okay na rin yung ano natin. Isa natin ginawang dough yung French style talaga. So, pahinga muna kami. Tapos, balikan nyo kami dito mamaya. Mga isang oras makalipas, parang okay-okay na siya. Pagkatapos mo matalo sa Age of Empires. Yun. So, lagyan natin ng harina. Ayan o, medyo naano ko naman siya. Pero ingat ha, kasi baka mamaya may malaking bloke ng butter dyan na hindi pa na masyado matigas. Alam mo yun? Yan. Para lang magsimula na yung ano niya. Yung pag-spread niya. Yan. Mas aware tayo sa mga luwalawit-lawit sa gilid ha. Aware tayo dyan. Keep lang natin, tapalan lang natin ang harina if kailangan. Habang pinapalapad nyo yan, lumalambot na lumalambot yan. Brushin lang natin yan. Tanggalin natin excess na harina. Iklop uli natin yan sa apat. Yan. And eto, basically, ready na to. Pre, palaparin na lang uli natin yan. Panipisin lang uli natin. Okay na to. Kailangan lang uli natin i-rest to. Ang dami resting, no? Sana all. Bago natin gamitin. So, ibalik lang uli natin sa ref to. And para hindi mag-form ng skin, takpan natin ng napakalinis na basahan. So, ilagay muna natin to, tapos check natin kung pwede na natin i-work yung isa nating dough, yung mahirap. So, eto na yung dalawa natin, yung ating buhaj. Yun, basta yun, yung oil dough natin, tsaka yung water dough natin. Ngayon, tinan nyo to. Nilagay namin sa ref, ngayon saksakan ng tigas tuloy. Tapos, eto naman, yung dough natin, ayan, masunuri na siya, diba? Ngayon, ang mangyayari dyan, par, pag pinasok natin yan dito, tapos matigas siya, malambot to, bubutasin lang ng butter yung dough natin, diba? Ah, so, bubutasin ng burage. Tama. So, ingat tayo dyan. Ingat tayo dyan. So, kailangan, pinalagay ko na to sa loob ng bahay for a while kasi mas mainit dun eh. Mas mainit sa loob ng bahay kaysa sa kusina. Mas mainit dun, pero medyo matigas pa rin siya. So, hopefully, mag-come up to temp na siya. Pero sa ngayon, ilapad na natin to. Gets ko na kung bakit kailangan, ano, matigas yung dough. Kasi kailangan mas matibay nga siya para hindi tumagas yung, ano eh. Yung butter eh, no? Kaya... Feeling ko lang. Ayun, ang tigas nyo. Ito at ang pinakamatigas na dough na natrabaho ko by hand. Pag nag-rolling pin kayo, lagi magsisimula sa gitna, palabas, gitna, papasok. Hindi yung may pwersa dito. Kasi gaganon nyo throughout, wag. Laging gitna, palabas. Kapag ginagawa natin yan, dapat kahit papano, kinikip pa rin natin yung shape niya. Ang gusto natin, mas malaki dito, yung kakasya to. Hindi lang kasi dapat basta kasya. Dapat may isasara natin. Di pa. Pero nakakatuwa, oh, nung na-stretch out natin siya, para naman maganda yung gluten formation niya. Ngayon, ito talaga yung problema ko. Medyo matigas pa siya. Pero ayun o. Hindi. Parang kaya na to. Siguro ilagay na natin. Para kung magka-come up siya sa temp, at least yung lahat ng butter, nandito na, hindi yung baka may maiwala sa parchment, diba? Kaya natin dyan. Parang hindi pa kasya. Hirap sa inyo pag nagmamadali. Talaga yung hirap eh. Huwag tayo magmadali. Tama.
konting lapad pa. Actually, marami-raming lapad pa. Medyo lumagkit na siya kasi nga, nalagyan na ng butter. Okay, try natin. Hop! Ang layo pa. So, ito, sara natin yan. Ito, sara natin yan. Ngayon, ito nga yung problema natin. Nasa daw pa lang ako. Pagod na ako. Pero kasi ito talaga yung pinakahirap. Pag nalampasan mo to, okay, sabi nga nila, the hardest is the first step. Ngayon, check natin kung kaya ba. Try ko, hindi. So, i-rest muna natin to ng konti. Siguro around mga... siguro 10 minutes. 10 minutes siguro sa isang warm na environment, meaning dun sa loob ng bahay. Medyo flexible na siya, pre. Palagay ko, pwede-pwede na to. Okay na pa ako. Nag-init nga ako ng pagkain. Kala ko matagal eh. Pagka pa ako, parang okay na eh. So, ngayon, yung first fold natin. Ito yung pinaka-crucial eh. Kasi dapat nga, minimal so, lang yung pagtagas. Ka? Hindi ako. Kasi dapat dito minimal lang yung tagas ng butter natin. Sana magawa natin. Lagyan lang natin ang harina to. Pahabain na natin to na parang rectangle. Careful. Slowly. Yan. Ganyan muna yung gawin natin. Pindot-pindot para mas magdikit yung butter and yung dough natin. So far so good. Kung mukha ako nape-pressure, ay totoo naman ako, nape-pressure po talaga ako. So, kung kayo, nape-pressure kayo, pag-iruan nyo, okay lang yan, that's normal. Pagpagin lang natin yung excess na harina, tiklop natin sa tatlo. Actually, medyo makapal pa talaga to, ha? Natatakot lang. Pero, oh. Pwede talaga akong ano, no? Sa horror. Grabe, no? Yung kanya kakain ka na. Ayun, may tagas dito, par. Pagka ba kinurot ko to, maseselyohan ulit ito. Walang ibang paraan para malaman. Tapos, ano, lagyan natin ang gamot. Hindi tayo sa day. Ointment. Ano, ointment? Kasi baboy ako. Yun ba? Yun ba yung sinasabi mo? Oy! Ha? Walang ganun, bro. Hindi kita, kahit ka lang. Sabi mo, ointment. Di mo rin sabi, ointment. Yan, i-flat uli natin. Oy! Grabe. Medyo marami. Kakahawak ko ng kakahawak. Natutunaw yung butter. Sa kakatry ng kakatry nito, lalo na lumalambot na lumalambot yung butter. I say, hayaan na natin yan, tumatagas na yan. Tanggapin na lang natin. Ako, tinanggap ko yung katabahan ko. Si Alvin, tinanggap niya yung coconut niya. Alam mo yun? Tama, di ba? Shit! Ito na yung sinasabi ko. This is what I'm saying. Ano kaya? I-rep kaya muna natin to. Rep muna natin to. 5 minutes. So mukhang mag-OT na naman tayo ngayong araw na to. Yay! Huy! Uy, bago ng mga bata yan. Ano ba? Malaman tumagas pa rin to, pero baka by the time na tumagas siya, baka mapalapad na natin. Ayun o, mas may laban ng konti. Tumatagas na napakaraming butas. Ay! Ay! Ako ay nape-pressure! Ay, bakit pag yung mga Pranses ang gumagawa sa YouTube kay Dadal? Ay! Baka nga yun, European butter nga kasi. Baka nga yun. Baka kasi mas pliable yun. Hindi ko alam. Baka yun talaga yun. Pero at least ang maganda, tayo nang nakatry niya. Oo. Kami na magamali. Pero pipilitin ko pa rin talaga na makuha nito gamit yung local butter natin. Pilitin natin. Natiklop na natin yan. Kailangan pa natin ulitin yun ng maraming beses. Sabi, maximum daw 7. Pero ako, itatry ko lang, mga 3 folds lang. Mga 3 folds lang siguro. So ngayon, ibabalik muna natin ito sa ref. Again, para ma-relax yung gluten at tumigas yung butter. Yeah, medyo tumigas na siya ng konti. Subukan natin kung maro-roll out ulit natin. Tulad ng? Autobots. Yan. Kung malusog na naman ang OT nitong mga ito ah. Yan ang gusto ko naririnig. Makoconvert pa ba yung mga OT ko nung tayong dalawa pa lang? So natapos na natin ang first roll, pare. So i-rest natin to ng 30 minutes to 1 hour. I-roll uli natin. Tapos ganun, paulit-ulit lang siya. So talaga OT-bati-ba talaga kayo ngayon. So habang nire-rest natin yan, ano na tayo? Gawin na natin yung karne. Prep na natin yung karne. So ito ang karne natin, pare. Tenderloin. Tignan mo yan. Usually, ang ginagamit lang talaga dyan, itong gitna, yung Chateaubriand. Ito kasi yung, kasi kung makikita nyo, Chateaubriand. Kaya ganun, pare, kasi ito lang yung pantay dyan. Yan lang yung pantay dyan. Ngayon, tinitingnan ko itong tenderloin natin ngayon. Sa pagkakaalam ko, pre, sa pagkakaalam ko talaga, ito lang talagang gitnang to. Ito lang, yan. Wala tong flap na to. Kaso, ang liit niya, pre. Ang nipis niya, oh. Diba? Kasi ang worry ko dito, baka pag masyado manipis, hindi natin makuha yung medium rare. Diba? Ito, congratulations, ano? Ay, wag naman. Pero kasi wala tayong magagawa, pre. Yan talaga siya. Pag nilagay mo kasi yan, parang ang pangit. Okay lang yung fat, eh. Okay lang yung fat. Pero, ang pangit lang, eh. Dapat buo siya, eh, no? So, sige. Gagawa ako ng executive decision dito. Ano natin to? Tanggalin na natin to. So, pag binuksan mo yung diba Wellington mo ganto. So dapat hindi ganyan, dapat ganto lang. Tanggalin na lang natin to, tapos iganyan na lang natin 'yan. Ha, ganyan na lang natin 'yan.
Ngayon, ang kailangan natin gawin yan, tatanggalin natin lahat ng silver skin. Ano ang silver skin? Yung skin na kulay silver. Ayan, oh. Ayan. Hindi mo talaga matatanggal to ng perfecto-perfecto, eh. Talagang magmumukha talaga siyang tinastas, ganun. Kasi, well, technically, tinatastas mo naman talaga siya. Pero pag mas manipis yung kutsilyo mo, mas konti yung, ano niyan, yung parang pinaka-wastage niyan. Iwan na natin yan dyan. Ayan. Ayan, tanggalin na rin natin to. Ito kasi yung problema dito, yung shape, eh. Hindi talaga siya even maluluto. So, sige, okay na ako dito. Kasi mamaya, i-cling wrap naman natin to para maging even yung shape. So, ganun din, tanggalin natin yung silver skin. Yan. So, ito na yung tatlong portion ng karne natin. Iba-iba yung hugis niya. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Ngayon, kailangan na natin itong i-atambal ni ma'am. Sear. So, may nakasalan tayong cast iron pa dito kasi isi-sear nga natin yung mga karne natin. Kabaliktara ng? Ma'am. Chicken oil. Yan. So, painitin natin yan ng mainit na mainit. Mainit pa sa ulo kay Ian. Ngayon, uy, ako na naman. Ito yung mga karne natin. Nakahalo na salt and pepper. Kaya ganito ginagawa ko kasi, maano ko pa eh, ayoko na hawakan yung lalagyan eh. Di ba? Kasi may lansa na ng ano, ng karne, di ba? Iba nga, ayaw na nagkakamay ako, pero pag sila kinakamay. Uy! Ninong Rai, 2020 is back! Isa-isa lang natin ilalagay kasi alam ko malaki pa yung pan pero gusto ko talaga mainit talaga siya kasi ayoko siyang maluto agad. Ang gusto ko lang matusta yung labas niya, 'di ba? Ito hindi lang madi ko pinuno. Kasi dito sa part na natin 'to sinalang, 'di ba? So technically malamig na 'yan, kinuha na nung karne init niyan. Ngayon kapag flip natin, dito natin siya sa kabila i-flip. Para mainit naman para yung mainit na mainit okay. Pa. Gunner. Bigyan na pwede ako magluto. Eh. Tama, mag-vlog ka na rin. Oh, 'di ba? Saglit na saglit lang. Okay na ako dyan, oo. Hilaw pa talaga siya, pre. Hilaw pa talaga siya. Balik na rin na natin. Dito. Last. Yan. Dito naman. Kasi ayaw nating maluto yung tenderloin natin dito. Gusto natin sa ano sa oven pa. Ayan, okay na to. So, palipasin lang na may usok na ang konti. Tapos, doon tayo sa next step. Sabi ni Gordon Ramsay, ang mustard daw na dapat ilagay dito ay English mustard. Sabi niya, you're not gonna put Dijon there, are you? Pero Dijon mustard yung ilalagay na. Hijo de mustard. Yan. Para lang meron daw konting angis. Ganun. Para may konting ninong rice. Tapos kita nyo, nilipat ko uli sa bowl, hindi ko sinasawsaw doon kasi technically hilaw pa yan. Yan. So next sa ilalagay natin, ayaw kayong Gordon Ramsay ay parma ham, pare. Etong parma ham ay technically hilaw siya. Tapos tinago sa kuweba to ng 300 million years. Tapos sa Smithsonian pa natin binili to. Kailangan nating ibalot. Ang nagiging problema ko ngayon dito, dikit-dikit siya. Eh kung ganyan na lang kaya. Ganyan. Kasi feeling ko masyado makapal, pre. Promise, pre. Ganyan talaga kinakain yan ng mga nasa charcuterie yan. Sabi mo hilaw. Hilaw nga talaga siya. Ang gulay naman hilaw, kinakain mo rin eh. Ay, ba yun? Edible siya. Oo. Oh, di ba? Yan. Ito medyo mahirap. Kalma lang. Pogi tayo. Kaya natin yan. Hey. Uy. Okay, ganun ba't may dagdag? Oo nga. Uy, pinapepto ko lang sarili ko. Kunin natin yan. Whoa! Sumama lahat! Naisin ko yan. Yan. Tapos, ibabalot natin ang paganyan. Kailangan natin to para makuha natin yung shape na gusto natin. Plus, medyo magdikit ng konti yung mga pinaglalagay natin. Tapos, hawakan. Kailangan kasi yun eh, yung magkabilang dulo na ganyan. Ay, butito pala yan. Yan. So, iro-roll yung mong ganyan. Tapos, yung sobra, lagay mo sa ilalim. Tapos, isa pang balot. Yan. Okay. Ngayon, kailangan lang uli nating i-rep to. Tapos, siguro, pwede na natin bisitahin uli ang ating mga dough, pare. Medyo pliable siyang konti, medyo may katigasan din. Galing sa ref yan, sobrang tigas. Pinalambot namin ng konti. So ngayon, subukan uli nating i-roll out. Yan, ayan o. Mas gumaganda na ang kanyang pliability. Siguro nga talaga, no, ito yung benefit siguro ng paggamit ng European butler. Siguro, hindi ko talaga alam eh. Wala talaga akong idea eh. So ngayon, brushin natin yan. Tiklop uli natin by 3. Medyo diskompyado talaga ako dito. Diskompyado! Alam mo, nagulat ako.
Nagulat din ako. Kunyari gusto mong dagdagan pa ng rolyo. Mas tumatagal yung rolyo, mas gumaganda. Pero sabi sa nabasa ko, maximum of 7 folds daw. Kasi kapag lumampas daw ng 7 folds, nagme-melt na daw yung butter sa harina, nawawala na daw yung layers. Parang papel lang yan eh. Tagay mo yung papel, hanggang pitong teklop lang. Ayun! Oo, oh, diba? Matagas na ba? Hello. Okay. So, nakakadalawang fold na tayo. Rest lang uli. Ako, kailangan mag-rest, hindi. Kung hindi lang kailangan... Hoy, may iba kayo pa-fold mamaya. Yan, rest lang muna natin to, tapos roll ulit natin. Pero habang ginagawa natin yan, gawin na natin yung ating duxel. Ngayon, gagawa tayo ng duxel. Ang duxel basically ay mushroom na ginisa, parang ganun. Gagawin mo siyang paste. I-dehydrate mo yung mushroom sa pan para mag-concentrate yung lasa niya. Diba? So meron tayo ditong fresh button mushrooms. Siguro ang susunod na tanong dyan, pwede ba yung nakalata? Pwede ba yung nakalata? Oh, diba? Matik, diba? Wag. Hindi pwede. Hindi. Fresh. Oo, fresh talaga. Kasi iba na yun eh. Iba na lasa nun eh. Diba? So ngayon, lagyan natin sa food processor. Pwede yung chapin. Pwede yung chapin. Pero pwede rin naman ito, mas mabilis to eh. Ang turo sa akin, hindi daw dapat hinuhugasan ng mushrooms. Pero I think, oo. Eh yun nga yung gusto nating mangyari. Ngayon baka sabihin ng iba, malupa yung mushrooms na yan. Malupa yung mushrooms na yan. Eto mga mushrooms na ito ay farmed na, wala na sa lupa yan. Oo. So, sa, uy, wala na sa lupa itong mushrooms na ito. Sa mga farm na ito, yung mga nasa basement. Tapos sabi nga ni Sir Gote, meron daw bang tao na matay sa pagkain ng lupa? Sabi ni Sir Gote yan. Tinatanggal ko yung stem kasi medyo makahoy-kahoy yun. Itake. Ito, madalas siya sa mga Korean groceries na... Ito nga, hahaluan ko siya. May dagdag na lasa lang, di ba? So, ganun lang din. Tanggalin natin yung stem. Yan. So, ngayon, lutuin na natin to. So, ngayon, tulad ng lahat ng sinusubukan natin i-concentrate yung lasa, kailangan natin tanggalin yung moisture, di ba? So, kailangan natin maglagay ng form of salt para mag-draw out yung moisture mula doon sa mga maliliit na chunks na yan at mag-evaporate, mag-concentrate yung lasa. Okay. So, ngayon, lagyan natin ng... Hoy! Hoy! Sigurado ka ba? Are you sure of what you are doing, my friend? Sigurado ka ba ang kalaban natin dyan, ha? Hey, Mr. Gordon. Explain to him what is... Yes, this is called patis or fish sauce or nampla. This is a form of salt with umami. Yes. And I believe umami is good with umami. Yeah. Diba? With udadi. Yes, udadi. Oh my. Medyo matagal-tagal ng konti ito. Kasi medyo marami-raming tubig yung kailangan nating tanggalin mula dito. Pero okay lang yan kasi nire-rest pa nga natin yung mga dough natin doon. Actually, pati yung karne natin na kinling wrap natin, dapat yun lumamig para ma-retain niya yung shape niya. Kapag niluto natin siya, maganda yung hugis niya. Hindi siya... Kita mo naman yung karne, medyo floppy eh. Di ba? Floppy bird. Oh, floppy bird, tama. So kailangan mag-firm up siya ng konti para maganda-maganda. So balikan niyo ako dito mamaya. Tira mo, ito na lang yung natira sa kanya. After siyang igisa. Cookies and cream talaga. Diba? Ang sarap, pre. Trikman namin, no? Sobrang lasa, no? Uy. So ngayon, lalagyan lang natin yan sa tray para ma-insure lang natin na lumamig. Kasi hindi natin pwedeng ilagay yan doon sa ating puff pastry na warm siya. Kasi sobrang daming butter nga noon, malulusaw yon. Ngayon, tinitingnan ko, enough na ba to para sa tatlo? Maliliit lang naman eh, no? Sige, gagawa na lang uli kami. Dalawang ganyan pa. Oo, pero okay na to. Okay na to. Ganun lang naman to. So, gawa muna kami habang nire-rest pa rin namin yung mga tinapay namin. So, yan. Okay na to. Paghaluin na natin yung dalawa na yan. Haluin na natin yan. Medyo maitim lang yung kanina. Siguro kasi nahanginan na. Or, yung puting button mushroom, maitim pala sa loob yung pag naluto. Oo. Gusto ko lang iabang stop meal namin. Tira mo yan, no. Smoked beef ribs caldereta yan, pare. Diba? Ito na siguro yung last fold natin dun sa ating puff pastry na mahirap. 5 minutes! Ayan, pinatigas na namin ng konti, so sana pwede na to. Ayan, ito, matitiglop na natin to. Ayan, medyo lumalawit-lawit talaga yung butter niya. Kailangan siyang i-rest uli ngayon para ma-relax yung gluten niya and para ma-roll out natin siya ng final yung pinakamanipis na yung pambalot na talaga sa ano. Pero honestly, medyo kinakabahan talaga ako eh. Kasi ayan, nakalawit pa yung butter oh. Hindi, kasi mamaya kapag ayan, nakalawit pa yung butter, basa pa siya. So ibig sabihin, hindi pa masyado manipis yung butter natin. 10 minutes! Ayan. So ito na yung final fold natin. Kailangan na lang nating i-resto ng matindi. Kasi, iro-roll out na natin siya mamaya ng manipis. Oo. Final rest, then we will proceed to... Tulog na tayo. Bukas na to.
So, di ba, pinapalsa. Nire-rest namin yung tinapay. May mali pala ako nagawa kasi nireview ko yung recipe. Dapat pala, yung duxel nasa pagitan ng parma ham at beef. So, ulitin lang natin. Wala namang problema, madali lang naman ulitin yan. Total, may oras pa naman kasi nire-rest nga natin yung tinapay. So, ulitin lang natin yung pagbabalot natin. So, ilagay lang uli natin yung ating parma ham dito. So, ilagay na natin yan dyan. Buti na lang pala, tinignan natin. Kundi idiot sandwich ako dyan, matik. So, balik natin yung beef. So, ganoon lang ulit. Balot lang uli natin. Yan. So, gawin ko lang ulit ito dun sa tatlo. Tapos, balik na tayo to rest. Good morning! At kung makikita nyo, may araw na. Kasi pinagpabukas na namin. Kasi ako ay napagod. Eh, meron pa akong digmaan. Yung mga gagamitin natin nandun pa rin sa rep. Pero mag-focus muna tayo sa sauce. Sa mga video ni Gordon Ramsay, wala siyang pinapakita doon na sauce. Pero doon sa isang written recipe, meron daw doon red wine sauce. Gusto kong gawin yon. Ang base kasi doon ay beef stock. Dihan na natin yung kalan. Ganyan natin. Tapos, igigisa lang muna natin to na matindi, pare. So, lagay na muna natin yan dyan. Paano yung matindi? Ay! Oo nga pala. Birthday ng kaibigan kong si Alvin. Happy birthday. Ito na yung matagal kong pinangako. Sir, gagawin ko sa harap na. Oy! Sige na, alam po gusto mo ito eh. Gusto mo ito sa tenga na lang. May kiliti ka sa tenga, di ba? Uy, pawayag ka na. Pero birthday ni Alvin. Si Alvin ay officially 24 years old na. Wow! Ano, mas matanda pa ako? 25, sorry. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. Soon enough, magkakaroon na kami ng intro na kasama si Alvin. Tsaka yung mga nagtatanong kung single ba si producer, hindi. Ilan taon na? 13 years too late na kayo. So dun sa mga tita-tita na nagko-comment dyan, na sinasabi, Aling Mirna, nakikita kita ha. Yung mga comment mo dyan. Tingin mo na si Alvin kasi 13 years too late ka na. Eh kung naaga-aga ka lang ng 13 years, sana may pagkakataon pa si Aling Mirna, di ba? Bone marrow. Sinama ko rin yan para, ayun, para mas masarap yung sauce natin mamaya. Kapag meron ng gantong tusta yung baka nyo, pakita mo, yan. Okay na yan. May nakita kasi kaming mga ano eh, lumang gulay sa rep. Meron dito celery tsaka sibuyas. Kung may carrot sana, pwede rin ilagay para merapwa or kaonse. Kaso wala. Isa lang natin yan at hintayin din natin maluto pa ng konti ito. Sana magkaroon ng browning yung ano, yung paboritong aso. So okay na ako dito, lagyan natin ng tubig. Ito ano to, itong ginagawa namin, excessive na to. Pero kasi, I don't want Gordon Ramsay to be mad. Because Gordon Ramsay is my idol. Mr. Gordon, wanna come to the Philippines, you pay for your plane ticket, I give you... we eat in the Filipino restaurant, but 50-50, okay, because economy is, you know. Higyan natin dahon ng laurel. Tapos, pakukuloy mo talaga to ng matagal na matagal. Pero pwede naman natin i-pressure cooker. Pressure muna natin to. Lipat lang namin sa kabilang kalan and pwede na tayong mag-balot. So, eto na yung karne natin, pre. Kagabi pala, nung ano, chinek ko uli yung recipe, yung kay Gordon Ramsay pala, 360 yung balot ng duxel at nung parma ham. Kuha tayong cling wrap uli. Tapos, eto muna yung gagamitin natin. Yung pinakamalaking karne talaga ang gagamitin ko dun sa magandang pa-pastry para at least may maganda tayong output. Kunin natin itong isang sumunod. Kasi may basag to eh. It's not kasha. Hindi, siguro putulin natin sa gitna to. Gawa na lang tayo ng dalawa. Ayun o, sayang hindi natin nabuo yung duxel o. Diba? Rolyo kaya natin to. Magtatagpo ba sila? Biten. Pwede ko ba bang i-roll out to? Panipisin ko pa ng konting-konti lang. When you use 100% of your brain. 100% of your yan. Tapos, kaya tayo may cling wrap dito kasi ibabalot uli natin siya sa cling wrap. Medyo mas tight uli. Yan. Yung dito, tight natin dyan. Oh, syempre, napakadali ng buhay, oh. Tapos na. Yan. Okay. So, ngayon, eto na yung dalawa natin. Doon ngayon tayo sa isa. Check lang natin kung okay na yung mga dough natin. So, eto yung rough puff pastry natin. Ay, yung ingay pala naririnig nyo, yun yung pressure cooker sa labas. So, palagay ko, pwede-pwede na to. Paglabas sa ref, siguro sinit namin to ng around, siguro mga 30 minutes, no? Medyo may pain ako dito. Siguro mula sa kahapon. Baka magkakapera ka. Ganun ba yun? Oo, ba't sa baba mo sinusukat? Pag ginitan niyo yung bipelito niya natin. Yan, ganyan. Ganyan natin. Yan. Ito yung rough puff. Tapos tulad nung kanina, balot lang uli na. Teka lang. Dito may concern ako dito. Ayun, medyo nakabukas siya. Siguro ang gagawin ko, babasahin ko ng konti yun. Linya lang na ganun.
Yan. Bigyan pa natin ng konting resting period. Mag-solidify yung butter natin bago natin siya isalang sa oven. Yan. Ayos yung cordon bleu mo. Kang kakain, ha? I-rep na rin natin to at tingnan na natin kung pwede na yung last natin. Palagay ko hindi pa, pero check muna natin. Masyado ba matigas to? So, rest muna natin ng konti ito. Tapos, balikan natin. So, hinati ko na agad sa gitna para mas mabilis umambot. Tsaka hindi ko naman gagamitin lahat to. Yung kalahati lang siguro. Baka nga sobra pa to. At ito ang amin na tagpuan. Par. Diba? Kitang-kita yung mga layers. Paninipisin pa natin to. And hopefully, walang... I mean, may tatagas at tatagas dyan. And tingin ko, okay lang yun. And okay lang din siguro dito na kumapal na yung harina natin. Since hindi na naman tayo magdadagdag ng layers, diba? Uy! 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 Kasi ano to eh, ang tagal nating ni-rest nito. So yung gluten niya, relax na relax sa talaga. Kaya marunong nang sumunod. Ganun yun. Kapag minsan, nag-roll out kayo ng gantong dough, so ayaw talaga sumunod, ano lang talaga, problema lang talaga sa gluten. Yung kailangan lang nung ma-rest pa. Oo, marami rin talagang tumagas na butter. Pero, ang importante naman ata talaga doon is yung layers. Kasi kita naman natin, may layers talaga eh, di ba? Gordon Ramsay, look oh, I am very tired. Kaya natin dyan. Dito. Medyo nag-combine yung layers together. Diba? Oo. Pag nawala yung layers, hindi na magpa-puff. Uy, empanado. Yan ang natawag na labor of love. Yan. So ngayon, ibabalik lang uli natin to sari para nga again, mag-solidify, lumamig yung butter uli. And para mas ma-hold yung shape niya. Kapag na-rest nyo siya, make sure na yung seam niya, yung tagpuan, na nakailalim ha. Hayaan muna natin 'yan. Tapos ngayon, siguro kay 30 minutes lang sa ref tapos preheat na natin yung oven natin. So tingnan muna natin kung kakasya doon sa tray natin. Kasya siya. Uulitin lang natin ha. Ito yung homemade puff pastry. Store-bought puff pastry. Ito yung rough, ito yung nakakapagod na puff pastry, isa, yung French style. So ngayon, salang na natin 'yan. Lagay muna tayo ng parchment paper. Paganyan. Diba? May mga design-design na pwedeng ano sa puff pastry. Yung isa, yung para may lambat. Diba? Yun yung pangkaraniwang nakikita eh. Akala ko, hinihiwa-hiwa lang yun. Well, pwede naman talaga. Pero meron pala talaga silang ginagamit na lattice tool. Yan. Pahiran lang natin ng egg yolk yan. May ginagawa si Gordon Ramsay. Nilalagyan niya ng design. Ini-iskoran niya. Gaganyan-ganyan mo lang daw. Tapos eto, the rest, puro ano na lang, wash na lang. Yan. Brushin lang natin. Okay na to. Ngayon pwede na nating isalang to. Naka-preheat yung oven natin dito at 200 degrees Celsius. Tapos eto, tira mo to, iyan. Meron akong rack na nilagay doon. Para ma kasi itong oven natin single layer lang. Para ma-simulate natin yung nasa middle rack siya. Yung hindi siya nakadikit sa ilalim, hindi rin siya masyado malapit sa taas, 'di ba? Ay pare ni Gordon Ramsay, lalagyan daw ng flaky salt sa taas. Tama. Maraming salamat. Buhusan natin 'yan sa taas. Ay, oh, nakabaka social. Kaya yeah, isang braso ng Mercedes mo. Kang kakain ha. Okay, timer tayo. 30 to 35 minutes. Actually, ang pinakamahirap dito ngayon is kailangan maluto natin yung pastry and maluto natin yung beef natin na medium rare. Yun yung gusto natin, di ba? Hindi natin mache-check yan. So, kailangan natin ng... thermometer. Oo, saan na ba yun? Hindi ganyan thermometer, ha? Ito, pwede to. Ito, matindi itong thermometer na to. Pero kita nyo, hindi ko pa nagagamit. Sobrang tindi niya, hindi ko pa nagagamit. Meron siyang wireless device. Tapos, ito yung matindi dyan. Itong dalawang probe na to, isasaksak mo dito. Simultaneous nung dalawang, may dalawang ano yan eh. Nakukuha niya yung temperature nung dalawang karne, magkahiwalay. Oo. Tapos, ire-report niya sa'yo yung temperature niya. Pwede nating gamitin yan. Pero kasi, ang concern dyan, baka mamaya hindi natin masara na maayos yung oven natin. Kasi yung wire nakalabas eh. Ito gagamitin natin. 125 Fahrenheit ang kailangan nating temperature. Hopefully, by the time na makuha natin yung temperature na yon, brown enough na rin yung ano natin. Yung, oo, yung labas natin, maganda na rin yung kulay niya. Kasi kapag pangit yung kulay niya, tapos, kunyari, maputla pa. Tapos nandoon ka na sa tamang temperature, wala na. Wala ka na magagawa nun, di ba? So, ito na yung ating beef stock, pare. Ay, column out. Ililipat ko to dito sa isang pan na malaking surface area para mas mabilis siya mag-evaporate. Kasi ang gusto nga natin mag... Concentrate. Isang sa bawang hapon. So, ang point dito is evaporate natin siya. I-concentrate natin ang i-concentrate hanggang lumagkit siya. Kasi yung gelatin ay papalapot. Okay.
eto ang nangyari sa kanya. Nadurog to. Eto, kulang sa kulay yung dalawa. Ngayon, kung i-check natin yung temperature, ayun, 130 na nga siya. Eto, 127. Etong isa, itong malaki, nasa 130 din siya. So, wala pa talaga yung kulay niya eh. Wala pa talaga yung kulay niya. Wala, warak na warak talaga ito, pre. Parang puso talaga ni Nasty Mac yan. Ang iniisip ko, baka nga talaga sablay yung butter natin. Kasi ito yung French fold eh. Ito yung rough puff, ito yung store-bought. Ano kaya ang gagawin ko ito? Ano na lang natin to. Ipalamigin na lang muna natin, around mga 10 minutes, tapos hiwain natin, tapos tingnan natin kung ano itsura. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, hindi ko na hinintay matapos yung resting period niya. Buksan na natin to. Ngayon, yung doneness ng karne, check natin. Oh, pre, oh. Tama. Oo, pero yung karne lang. Yung karne lang. Wala na, mahihilaw, ma-overcook na to. Tsaka, kung feeling ko talaga, mali yung temperature ng pagsalang ko. Mali talaga siya. Kasi kung mapapansin mo dito, nawala yung layers niya. Ano nangyari kasi dyan? Ganito dapat ang nangyari dyan eh. Kapag nainitan siya, agad pumalo yung init dun sa dough natin. Agad-agad mag-gelatinize yung starch nun. Kapag maluluto siya, mabubuo siya. Tapos, by that time, malulusaw na yung butter natin, kukulo na yung tubig dun, and kapag nag-evaporate na yun, masasalo ngayon nung dough natin. Pero, tikman natin to ng ganito. Swallow this. Hindi ba mainit, pre? Hindi mainit. Ayan, mukha ba ako napasok? Actually, masarap siya. Okay siya. Okay talaga siya. Flavor-wise, nandun siya. Pero kasi, ako I believe na this is a dish of texture. Sabi nga nila, kahit hindi masyadong okay yung lasa, basta okay ang texture, okay ang pagkain. Kasi kahit masarap yung chicharon, kung malataya, makunat yan, di ba? Baliwala yun. Kahit gano'ng kasarap ang, say, fried chicken, kung malabsa yung balat niyan, medyo eggles pa rin talaga, di ba? Dapat talaga ma-hit mo both. Dito, isa lang. Kasi pre, pagdating sa lasa, wala namang sasablay dito. Wala sasablay dito kasi ang sarap ng karne, masarap yung prosciutto, masarap yung mushroom. Oo, kaso yung combination ng lahat yun eh. Di ba? Ito yung magbibigay ng texture dun sa beef natin kasi lahat to, mushy, soggy, malambot at basa. Ito yung magbibigay ng lutong. Dun ang problema, naging soggy lang din talaga siya. Di ba? So siguro, wala muna tayong upload ngayong linggo. So hindi ako makatulog dahil dun sa resulta nung nangyaring Wellington. Marami na sayang na ingredients. Higit sa lahat, marami na sayang na oras, patience. So ang ginawa ko ngayon, inisip ko mabuti. Ano ba yung naging problema dun? Yung nabanggit ko dun, baka yung temperature ng oven. So mamaya may itetesting ako. Pero higit sa lahat, ginawa ko, gumamit ako ng European butter. Ito yan. Pahanap ako sa kapatid ko. Sabi ko, hanap ka ng European butter. Ito yung nakita niya. Yan o, Irish butter. Honestly speaking, hindi ko pa tinitingnan kung ilang percent yung fat nito. Hindi ko pa ginugoogle versus dun sa normal na butter na nabibili natin. Pero I think this is gonna work kasi ito. May nakabukas kaming softened butter dito, pare. Malambot na siya, may konting-konting lamig lang siya, pero kapag pinres mo siyang ganyan, ayan o, teka, pakita ko nga maayos sa inyo. Ayan o, pag pinindot mo siya, pliable siya. Hindi siya natutunaw agad. Ayan o. Diba? So feeling ko, mas magandang i-fold to. So ngayon, uulitin ko nga yung paggawa ng croissant. Same process, kung ano yung pinakita ko sa inyo nun. Pero iibahin ko lang yung butter. Ito, sinimulan ko na yung detrempe. Nung una nating, yung French folded natin na puff pastry. Pero subukan ko rin siyang gawin dun sa mga ibang puff pastry natin. So, hintayin ko lang dumating sila iyan. Tapos i-shoot namin ito. Sana gumana. Tapos for some weird reason, etong recipe na to, same na same, ang binago ko lang yung butter niya. Hindi ako nagdagdag ng tubig, pero mas madali siyang inid ngayon. So feeling ko mas madidevelop ko yung gluten nito and mas maiiwasan natin yung pagpupunit ng dough nito mamaya. So siguro nga tama nga, no? Kailangan mo humanap ng ingredients for the right purpose. Kasi yung butter natin na locally available, okay naman siya, masarap naman siya for a lot of applications eh. Pero siguro para dito sa ginagawa natin na siguro medyo mas sensitive ng konti. Siguro talagang ito gamitin natin butter or any butter na may tamang fat percentage. Mamaya i-google ko kung ano yung tamang fat percentage na yun. Tapos i-share ko sa inyo. Tapusin ko na muna to. Ayun o, mas malambot talaga siya. Diba? So ngayon ginagawa ko itong burrage, pare. Medyo mas mahirap siyang gawin kasi nga, mas solid nga yung butter natin kahit malambot na siya. Meron talagang pinagkaiba itong butter na to dun sa normal na butter na ginagamit natin. Kasi kahit malambot na siya, solid pa rin siya. At dahil gano'n, mas madali siyang i-fold mamaya, diba?
kinamay ko yan, ha. Kinamay ko yan para mas mahalo ko ng mabuti. Pero kung makikita nyo, mas stiff pa rin talaga siya. Mukhang mas gumaganda ang pakiramdam ko dito. So ilalagay ko na parehas sa repto. Tapos habang pinapanabig, subukan natin gumawa uli nung ano, yung rough puff natin. Baka may pagkakaiba din. Di pa rin talaga ako makapayag na after all those efforts na ginawa ko, yung oras, yung time, yung pagod, hindi tayo nakagawa ng magandang puff pastry. So meron tayong experiment na gagawin dito. Ito yung natira namin na puff pastry. Trimmings nung nakaraang gawa. Ito yung French folded, ito yung rough puff. Kita nyo naman, ito buhay na buhay pa yung butter. Siguro, dahil in-overload nating mabuti yung oven natin, plus naglagay tayo ng tray na certainly makakabago doon sa pag-ikot ng temperature, nahilaw siya kasi yung taas, luto, yung ilalim, luto, although hindi natin nakuha yung browning, yung timing nasira. Yung gilid, hilaw. So, ganito gagawin ko. Imbis sa 200 degrees Celsius, ginawa ko siyang 220 sa baba, yung kasi main heating source ng oven. Ngayon, swerte, yung oven namin ay may heat source sa taas. So, inilagay ko siya sa 150 degrees. Tapos, I made sure na properly preheated na sila. Alam mo, karamihan naman talaga ng problema sa baking. Nakukuha lang yan sa pag-aayos ng tamang temperature. So, I suggest kuha kayo ng oven thermometer kung walang magandang thermostat sa oven nyo. So, isalang na natin to. So, ito na yung rough puff natin. Again, same na same recipe lang. Ang ginawa lang natin dito ay pinalitan nga natin yung butter natin ng butter na, I assume, merong higher fat content. Diba? Ito yung first fold niya. Yan. Hanggang dalawang fold daw to eh. Anong kumakatas-katas masyado na butter considering na ano pa lang to. Second fold pa lang to. I mean, first fold pala, papuntang second. Yan. So, ire-rest ko na to. Tapos check na natin yung sinalang natin sa oven. So pwede na natin silipin yung sinalang natin sa oven na ginawa natin na puff pastry, yung rough saka yung French folded. Silang natin ilaw para makita nyo. Puff siya oh. Tignan nyo. Daming layers oh. Ito yung ano natin, French folded natin. Sadyang yung temperature lang pala yung problema. Ito yung rough. Aray puta. Napakaganda oh. Mmm! Oh! Para makeup tayo. Kita mo, totoong puff pastry to, pare. So, ibig sabihin, pwede pala talaga tayong gumawa ng totoong puff pastry gamit yung mga local butter natin. Ito, try nga natin to. Mas malaki pa yung puff nito. Mmm. Ano mo yan, no? Honestly, tagumpay to eh. Ang talaga naging problema lang talaga namin noong nakaraan is yung temperature. Siguro, ang maganda dito sa ginagawa natin, kami na yung nagkamali para hindi na kayo, di ba? So, ewan ko. Siguro, habang inaantay kong mag-rest yung mga dough natin, salang tayo ng isang sheet nung store-bought puff pastry. Tapos, tingnan natin kung mas maganda ba yung puff na ginawa natin kaysa dun sa nabibili sa tindahan. So, ito ang ating store-bought puff pastry. Salang na natin. I think okay na to. Ito yung ating store-bought puff pastry. Wala tayo ibang ginawa, kundi sinalang lang natin sa tray. So, I guess, ito pa rin yung best option. Siguro, kaya nga ito rin mismo yung ginagamit ni Gordon Ramsay. Kasi, ito talaga yung pinakamadali. Ngayon, check natin yung ilalim. Kasi concern ko, baka mamaya, dahil nga preheated siya, eh, nakadikit siya halos sa heating element natin, baka sunog yung ilalim. Okay. Medyo borderline sunog na siya. Medyo may konting amoy na rin na ganun. So I guess ganito ang gagawin ko. Mamaya, kapag sinalang na namin yung mga Wellington, maglalagay pa rin ako ng tray. Pero I'll make sure na, sorry, ng rack pala, para na hindi siya nakadikit sa heating element. Pero I'll make sure na yung tray na paglalagay namin ng Wellington ay preheated, tsaka hindi namin i-overcrowd yung oven. Check nga natin ito, doon tayo sa chopping board. Uy, grabe oh. Ayan oh. Ganda ng loob niya. Sobrang ganda ng puff talaga. Maganda talaga tong product na to kasi gawa na siguro sa malaking facility yan. Tayo, home cooks lang naman tayo, diba? And I think, yung presyo nito, kumpara mo sa presyo nung ginamit nating English butter, baka mas mura pa rin pag ito yung bilhin nyo. Plus, mas maganda pa yung output. Pero again, minsan maganda rin talaga pag tayo yung gumagawa, eh, diba? So, just to compare, ito yung store-bought. Ganda. Ito yung rough puff. Tapos, ito yung French folded. So ngayon nakita na natin lahat yan. Pwede nating i-fold yung butter natin dun sa ating basta, alam nyo na. Dito.
hangga't kaya, yung lahat ng hangin dito na natin alisin bago natin i-fold na i-fold para hindi natin siya butasin at hindi tumagas yung butter natin. Yan. Tapos paganyan. Tapos kaya pa daw ng isa, pero ire-ref ko muna 'to. Ire-ref ko muna 'to. Mas mahirap na ng konti 'to kasi hindi well rested yung gluten. Pero pilitin pa rin natin kasi hanggang dalawa daw kaya. Yun, so napatunayan natin na ano, na mas madali ngang mag-work yung puff pastry natin kapag gumamit tayo ng butter with a higher fat content. Gagawin ko na lang to ng siguro 5 folds in total or 6 folds. Tapos tingnan natin, gawin na natin Wellington. Same process lang naman. Baka hindi ko na ipakita sa inyo kasi nakita nyo na naman yun. So siguro yung final product na lang ipapakita ko sa inyo. Kasi hintayin ko lang sila iyan, tapos game na tayo. Maliligo na ako. So andito na sila iyan, nakabukas na yung mga ilaw. At eto nga pala yung pangalawang roll ng ating French folded. Sa ilalim, may tumagas na. Ewan ko kung kita nyo. Look natin, yung may tagas. Yan. Basta generally, mas madali talaga siyang gamitin. So sana try nyo rin yung mga klase ng butter na available. Pero I highly suggest gamit tayo ng butter with a higher fat content. Pang-apat na araw na, pare, ng ating Wellington journey. Kasabi ko, kahapon, dapat i-shoot na namin pagdating nila. Ang kaso, gusto kong bigyan siya ng mahabang resting time. Yung ginawa kong French folded puff pastry gamit yung ating butter na may higher fat content, which is, ano, Irish butter ata yung nabili mo, no? Ito yung karne namin. Pansin nyo, yung karne namin lumiit, pare. Kasi, kinailangan namin umorder uli ng rush na tenderloin. And ang available niya na lang daw ay local. So, eto na lang siya. Maliit na lang siya. Pero okay lang naman yun eh. Ano, juts kasi local lang. Uy. Ngayon, may concern lang ako dito. May concern lang ako dito sa maliit na to. Kasi baka mamaya, di ba ang problema nga natin noong nakaraan, uminit na masyado. Yung naluto na masyado yung karne, tapos hilaw pa yung puff pastry. Pag masyado siyang mapayat, baka mamaya maluluto agad. Yun, isa yun sa mga concern ko. Di ko sure, pero ewan natin, may kita natin mamayan. Pero meron na tayong mga inisip na kung ano-anong bagay para maiwasan natin yun. Pero ngayon, ibalot na muna natin, pare. Dapat nasa taas yan kasi ito yung presentation side natin. Yan, sa taas. Yung nasa ilalim. Aabot ba? Hindi yan naman. Ako? Mr. Gordon, I am sorry. Pero palagay ko naman eh, di ba? There is no reason why this won't work. Di ba? Sa totoo lang talaga, no? Kapag sorbot yung puff pastry mo, tapos ni. Napakadali eh. Pucha, inabot tayo ng ilang pang-apat na araw para tayong pista sa probinsya. So ngayon, ilalagay uli natin to. Ngayon, eto pala, no? Dun sa ginawa nating beef Wellington, hindi ko sure kung tinambay ba namin ng matagal yung karne sa labas. Pero I think, no, para ma-insure natin, medium rare yung karne. Tapos luto yung ano, luto yung puff pastry. Siguro it's best na ano, isa lang siya ng malamig. Tingnan natin, no, puro teorya lang to, di pa natin na-apply. Tama, malamig kasi yung karne. So, ibabalik uli natin to sa ref for about mga 10 minutes lang since malamig pa naman yung karne natin. Ang gusto lang natin ngayon ay tumigas uli yung butter natin. So, ito na nga ang ating Wellington, malamig siya to the touch. At ulitin ko lang ha, ito yung store-bought puff pastry. Kasi ang goal lang naman talaga natin maluto yung puff pastry natin. Isang concern ko ngayon ay baka masyado masunog yung ilalim. Kasi kailangan natin yung init na lang gagaling sa baba eh. Ito kasi problema sa mga oven na walang convection. Yung oven na wala electric pan. So kung meron kayong oven na may convection, tulad ng mga air fryer oven pre, ayun o, tulad na dito sa baba yung Hanabishi namin. Na hindi kita, hindi ako makayoko, laki ng chan ko eh, di ba? Oo, oh, sabi ko yung Alvin na naman. Oh! So, yun nga, mas maganda sana dito yung may convection, kaso wala tayong convection dito. So, ganito yung ginawa ko. Sa loob, meron na akong pan na naka-preheat. At pinili ko specifically yung pan na to, kasi wala siyang sides. Ito yung kung tawagin sa mga bakery ay plancha. Yung kung saan niluluto yung mga pandesal, yung mga ini-slide-slide lang na gano'n, walang pader yon para yung init, kahit pa paano, pumasok pa rin sa gilid, maluto tong side na to. Tapos preheated na nga yung ano natin, yung pan natin, para mainit na siya pagsalang, may nag-radiate na agad na heat papunta dito sa gilid na to. Isa pa, kaya ko pinili yung plancha kasi manipis talaga siya. Nga ang concern ko, baka mamaya since 250 ibaba natin, baka masunog yung ilalim. Diba? So sunog yung ilalim pero luto yung gilid. Hindi ko alam eh, makikita natin yan mamaya. So ngayon, egg wash. Uy. Kasi dahil nga manipis yung pan natin, yung kayang ikargang init niyan, konti lang. So dapat, labas yung pan, ilagay yung
Wellington natin, isa lang uli. Nang walang natatapor talaga. Kasi kapag yan, nalaglag, sinasabi ko sa'yo, pare. Walang araw na tayo. Ayoko na talaga. Grabe, bilis. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deng, 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 deng. Tapos ilagay din natin to sa bandang, bandang likod, pero wag naman nakadikit. Timer tayo. Magsimula tayong mag-time at 30 to 35 minutes daw eh. Pero magsisimula akong tumingin at 15 minutes just to check kung nasusunog ba yung puwet niya, di ba? Tapos, puwet ko sunog. Anyway, yun nga, 15 minutes, tapos check natin mamaya. Ito yung ating rough puff pastry na ginamitan natin ng Irish butter, pare. Yan. Again, ha, presentation side natin, itong taas, lagi dapat nakababa na ganyan. I-fit muna natin na ganyan. Di ba yun yung sabi ni William Abigail? Ano sabi? Fit. Ang sabi na Tama na. Tapi. Tama na. Sabi ng jeep. Bibi. Tapos, garo lang uli. Cling wrap lang uli natin to habang nire-rest natin yun. Nga pala, no, hindi ko pala na-communicate kanina. Isa-isa natin siya isasalang. Dahil nga nung nakaraan, sabay-sabay natin sinalang. Nag-aagawan sa init, di ba? Minsan ang kagustuhan mong bumilis, tumatagal pala. No? So, i-ref lang uli natin to hanggang maluto tong isa. And gagawin natin yung French folded puff pastry natin kapag nakasalang na to. Para hindi tayo masyadong nabubulunan. 30 minutes, pare. Oh! Diba? Check muna natin yung internal temperature niya. Ang ini-aim natin dito ay 120 Fahrenheit. Ayan. Actually, wala pa siya. Nasa 111 pa lang siya. Pwede so, pa. It's a good thing. Pwede pa natin isa lang to. Ngayon, dito ngayon lumalabas yung instincts natin bilang kusinero, di ba? Ito yung sinasabi ko na... Ako ba nagsabi na? Hindi, ito yung sinasabi ko na hindi porkit nagbe-bake ka at sumusunod ka sa recipe, ay yun na lang siya, di ba? Ang baking kasi ginagamitan pa rin ng instincts yan. So, ito, kulang pa siya ng around mga 10 degrees Fahrenheit. Eh, mainit na masyado tong oven natin, yung temperature. Pati yung heating element natin sa taas. So, kita nyo naman, yung browning niya, okay na. Baka mamaya masyadong masunog or what, diba? So, binabaan ko yung temperature niya sa taas. Tapos, yung temperature niya sa baba, ginawa ko 200. Ngayon, etong mga ginagawa nating steps na to, hindi na to... Oh. Uy, yan si browning. Spider-Man. Mayar. Browning tsaka si Mayar. Yan si Mayar, chill lang sa baba, oh. Itong mga technique na ginagawa natin, hindi na ito makikita sa mga recipes na pinanood ni research ko. Dito na ngayon pumapasok yung instincts mo bilang kusinero kasi nagkamali na ako eh. Kapag hindi pa ako natuto, ano na lang ako? Tanga. Yun. Bobo, tonto, inutil. Mataba daw, oh! Oh! Mas gumanda pa. Oh, yung mga diba? 122, pare. Pakita nyo. Ayan, no? 123. Tulad ng pagluluto ng steak, kasi technically steak yung nasa loob niyan eh, di ba? Kailangan natin siyang i-rest talaga ng medyo matagal. Ang sinasabi dun sa mga napaparinig ko dati, at least 30% nung original cooking time. So kung around 30 minutes natin sinalan to, mga 10 minutes natin siyang i-rest. Ang dahilan kung bakit ni-rest, siguro alam nyo na rin, para ma-redistribute yung... Doon ba't ako hinihingal? Init eh. Ang init ba? Oo, sobra. Ha? Eh, para ma-redistribute yung juices, kasi ngayon kumukulo yung juices dun sa loob na steak natin. Kapag hiniwan natin yan, excited pa yung molecules niya, and kakatas na siya. Yun yung nakikita niyo yung mga steak na madalas nagsasabaw. Diba? Kailangan to, medyo malamig na konti. Not necessarily room temp, para hindi naman kailangan to mainit na mainit sinaserve. Yung warm lang. Diba? So, hintayin lang natin yan, tapos sana okay. Tama, napasok kayo. So, ito, nire-rest pa rin natin. Pwede na natin isa lang to. Same process lang, alam niyo na yan. Init. Lumabas ako saglit, hinapo ako. Grabe init niya. Grabe init sa labas. The heat is intense outside of this house. Tapos gumulong, no? Ooh. Yan. Alright, so we will give this 30 minutes. Habang nire-rest natin yan, gawa muna tayo ng toast. Ito yung beef stock na ginawa natin nung nakaraan. Ilagay natin dyan. Meron tayo dito, Del Monte. Tomato paste, Del Monte. Baka naman. So tulad ng ginagawa natin kapag nagkakaldereta tayo or what, gusto lang natin i-round yung lasa ng tomato sauce, kasi, ng tomato paste. Kasi medyo sharp ng konti yan. Kasi pag hindi,
Parang puro tomato paste lang talaga yung malalasahan. Oh, kahit anong red wine, pare. Yun yung ano, favorite ni Sean Kings. Favorite ni Sean Kings. Ah. Mga babies, mamaya na mag-ingay, ha? Daddy's working. Luna, saan si Luna? Hanapin nila. Si Luna po kasi marami nang kinagat. Pero nandun siya. Si Luna ay ang aming guard dog. Lahat ito natin. Para talagang mag-concentrate yung lasa niya. So, i-ano lang natin to. I-re-reduce lang natin to. Tapos, come back to me later. Kita nyo, lumapot na siya. Ayan, o. Tapos, nawala yung mantika. Pero, andang mantika kanina. Kailang natin ang mustard. Kasi, ang mustard, syempre, bukod sa masarap ang lasa niyan, may ano yan, meron yan tinatawag na lecithin. Na-discuss na natin yung lecithin dati. Basically, emulsifier siya. Kailangan buo yung butter natin. Lalagay natin dyan. Hindi ito na iba doon sa idea ng paggawa ng mayonnaise na unti-unti mong nilalagay mantika, di ba? Tsaka mo minimix. Eto, unti-unti naman siya natutunaw. Tapos, as it melts, hinahalo. Uy, nalaglag yung aso! Oh, sundan mo yung kapatid mo. Tumakas. Ayaw. Ano pa sila? Camera shy pa sila. Yan. Pero ano lang ito, ha? Temporary emulsion lang ito. So, kapag pinag-sit nyo ito, hihiwalay pa rin yung mantika. Initin nyo lang ito, i-mix nyo lang. Okay na uli yan. Higyan natin ang asin yan. Paminta. Oh. Oh, Gordon Ramsay, oh. Kasi ang ganda-ganda dun, eh. Parang marami ka pa pwedeng gawin dun. Ako! What? Sarap! Pwede na to, pare. Takpan na natin yan. Tapos hiwain na natin to. Uy! Pare, at eto na ang ating beef. Uy. Wellington. Hindi siya ano, hindi siya mapula. Baka kulay lang nubi, pero tikman natin, di ba? Tikman natin siya. Tapos lagyan natin ng sauce, pare. Ang ganda ng sauce natin, oh. Uy. Yan yung mga klase ng pagkain na parang hindi na kailangan ng ano, eh. Na, explanation. Hindi, ng garnish-garnish siya na lang. Yung mga makikita natin sa mga pelikula, ganyan. May kutsilyo silang hawak, eh. So, kutsilyo dito sa dominant hand nila, tinidor, tapos ibabaliktad nila yun. Ay, kalambot, oh! Ay, grabe naman yan! Grabe naman yan! Uy, lumalabas yung batanggay niyo. Ay, sorry. Zipeo peck bite, pare. Ang yabang naman ng t-shirt mo. Quotes. Yabang. Thank you, Miss Lai. Oyster pa yan. Malambot ba yung karne? Ano pang masasabi mo? Oh, sige, malis ka na. Masasabi? Okay siya. Masaya ako kasi hindi siya katulad nung una nating attempt, pare. Mm. Alam mo, natotoo lang, pero binala kong lagyan ng asukal to. Pero buti na lang hindi. Ang nagpatamis sa kanya ng konti is yung tomato paste. Panalo to, ibang klase to. Pero kasi, kung isipin nyo, ang pagluluto ng ano, beef Wellington, kapag store-bought yung binili mo, basic lang naman talaga. Oo, sobrang dali lang. So, hindi talaga ito ang challenge. Ito, kung isipin mo, parang ang dali-dali lang talaga, eh. Oo, parang mas madali pa nga to kaysa sa roasted chicken, eh. Ewan ko, mas mabilis pa, ganyan. Hindi ko alam, parang ang dali niya lang talaga. So, ang challenge talaga dito is yung paggawa natin ng sarili natin pa pastry na matitikman natin yan sa mga susunod natin beef Wellington. At meron pang ilang minuto yung rough puff natin na nakasala sa oven. So, hintayin na lang natin, tapos yun naman yung tikman natin. So, hindi nagtagal, tumunog na ang ating alarm. At eto siya. Uy! Diba? Nagbibitak-bitak. So, 75 Fahrenheit, malayo-layo pa to. So, ngayon, ganito gagawin ko. Papatayin ko na yung heat source sa taas. Hindi, sige, gawin natin 100. Tapos yung heat source dito, gawin natin mga 180 sa baba. Tapos salang uli natin to. Malamig pa eh. Salang na uli natin, tapos balikan natin to. Lalagyan ko to siguro ng around mga 10 minutes pa. Wardrobe change. Kasi hindi daw kasya sa kapatid ko eh. Akin na lang daw. Thank you, kapatid. Ito 114. So, i-rest lang natin to. Tapos, tingnan natin. So, ililipat ko na siya dyan sa kahoy na medyo malamig. Tapos, eto, babalik ko na agad to para mag-preheat na siya. Para dun sa next na lulutuin natin kasi may last pa tayo. Iniinit ko lang yung sauce natin bago natin hiwain tong bagong Wellington natin. Umiiyak na? Oo. Ano sabi niya? Kainin mo na ako! Yan. Ang ating beef Wellington, number 2. Ayan ang magandang kulay. Okay. Nice. Wow. Ganda, oh. Kainin natin yung sauce. At eto na, pare, ang ating beef Wellington gamit ang ating rough puff pastry na tayo mismo ang gumawa. Ganda ng kulay, par. Uy, kalamb. Out! Uy!
Ay, soray! Par. Diba? The perfect bite. Pre-meeting ka? Ha? Diba? 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 Sarap, no? Okay to. Sobrang okay na ito. Yung tinapay niya, okay. Hindi rin kasi, ito ah, hindi naman siguro sineserve tong beef Wellington along with other starch. Mm. Sineserve ba ito with mashed potatoes? Okay, parang yan lang yun. Parang ito na yun eh. So I think, yung makapal na tinapay, okay siya. Siguro nga, no, dapat dun sa ginawa natin sa store-bought puff pastry, dalawang layer. Pag ako gagawa nito, baka hindi na ako gumamit ng French folded na puff pastry kasi ang hirap niyang gawin. Kasi ito nakita ko, okay na siya eh, di ba? Pero syempre, itatry pa rin natin yung kasi baka naman mamaya, mas maganda talaga yung resulta, di ba? Ilalabas na namin yung dough namin and i-fold na natin yung huli natin, pare. So ito na yung ating French folded puff pastry na honestly, parang ako pa to, ang tigas niya. So kailangan lang muna natin itong ilagay sa tamang temperature. Siwain muna natin sa gitna para mas mabilis siyang bumaba yung temperature. Meaning, uminit siya. Sorry, tumaas pala. Tapos, hindi naman kasi natin gagamitin lahat ito eh. Yung kalahati lang talaga eh. Laki niya. Mm-hmm. Pero ang totoo niyan, gusto ko lang makita kung meron bang na-form na layers. Oh, walang mananapak ha. Walang mananapak ha. Oh. Ay, ang ganda. Diba? Diba? Ang daming layers. Tsaka ano, pre? Kung makikita niyo yung una nating ginawang ganto, ang daming batter na malalaki pa sa gitna. Eh eto, talagang ang ganda ng layers na dito. Again ha, full disclosure, anim na beses po namin finold to. Ganun na ganun din, kung ano yung ginawa namin doon sa una, same na same, pero yung sa una ata, apat. Eto ginawa na namin anim, dahil nga kapag ginamit nyo yung tamang butter, mas madali talaga siyang i-work. Bawal yan. Wala sa handbook yan. Ngayon dito, sa mga ginawa natin previews, may mga natututunan tayo. Diba? So, kanina nakita natin, nag-harden agad yung shell niya. Diba? Kaya nahirapan mag-expand yung puff pastry. Although okay naman yun, masarap, masarap. So far yun yung pinaka-okay eh, no? Ngayon dito, naisip ko, bigyan natin siya ng chance mag-expand muna. Bago siya tuluyang mag-harden. Harden. So ngayon, may bago ng kilala. So ilalagay natin ito sa 250. Tapos yung dito, ibabaan lang natin. Siguro mga 120 lang muna. So kung makikita nyo dito, hindi tulad ng ginawa natin dati, ang dami tumatagas-tagas sa butter. Ito wala, diba? So ilagay natin. Grabe trimming gagawin mo dyan, boss. Oo nga eh. Nabibi. Lalande. Nako, iyan. Op. Mas mahigpit. Mas masarap! Ano ba? May linya ka! Nagtatanong ka pala, sorry. Ayan. So again, tulad ng kanina pa, rep lang natin to for 10 minutes. Oh, Mayor, Browning, what is the wrong? Oh, you want the Wellingtons? You will have it. Ayun yung layers pa, oh. Kitang-kita, oh. Ayan, oh. Diba? Ayan. Ayan. Uulitin ko, ah. Temperature natin dito, 250 pa rin sa baba. Sa taas, ginawa kong around mga 120-130 yan. Kasi nga, gusto natin mas mag-puff up pa siya. So, timeran na natin to. 15 minutes. Kasi 15 minute mark, pag wala pang browning na nangyayari, baka pwede natin itaas ng konti yung temperature sa taas. Okay. Kita nyo may ano, may takip. Para ano yan? Supplies. At eto na siya. Ayan. Maganda yung kulay niya. Hindi siya sing-tigas nung kanina, hindi siya sing dense nung rough puff. Et voila. Oh, pare, di ba? Kamusta, Danes? Maganda ba? Yes. Parang maganda. Sa kalahati lang kasi maganda Danes niya. Ay, para akong umiiwan ng leche plan ah. Zippy. Oh! Zippy opec bite. Wala ka nang sisigawan dyan, boy. Andito na sa labas. Sisigawan mo dito, nandito na. Nandito. Yung karne natin, yung sauce natin, pare-parehas na yung lasa niyan. Pero nandito tayo para dun sa pastry natin. Tikman natin yung puff pastry lang natin, pare. Unig mo? May lutong siya. Okay? Kasi yung nasa ilalim, di ba? Kaso, eto, basa nga talaga siya. Hindi sobrang basa, pakita ko sa inyo. Doughy siya. Parang yung nabibili donut sa tindahan. Sumakit ba ulo ko dyan? Oo naman. Oo, apat na araw eh. Apat na araw natin sinod, syempre.
pagod na pagod ako. Pero yung isang linggo, nag-Wellington lang tayo. Tapos mga dalawang araw doon, nagmamasa lang ako. Nakakaano siya, nakakaulol, nakakapagod siya. I think, kung gagawin nyo to, tapos gagamit kayo ng store-bought, putya, yung difficulty rito yung dish na to, mula 100, magiging parang 20 na lang eh. Ganun na lang siya, kadali talaga eh. Again, there's still something to be said about dun sa mga bagay na ikaw mismo yung gumagawa. Mga bagay na mahihirap na ikaw yung gumawa from start to finish, di ba? Talagang labor of love. Alam naman natin, may merit yung mga ganyang bagay. Pero ako, kung ako ha, gagawin ko ulito, doon na lang ako sa store-bought eh. Doon na lang ako sa store-bought talaga. Pero teka lang, gusto ko munang patunayan na tayo ay nakagawa ng maayos na puff pastry. Ito yung mga puff pastry na ginamit natin nung unang attempt natin. Ito yung store-bought, pare. Kita nyo naman, puff na puff talaga. Siyempre, maka na gumawa niyan. Tapos, ito yung ating French folded. Kita nyo naman, okay naman. Pinakita ko na to. And ito yung ating rough puff. So, lahat may layers. Lahat may layers. Ngayon, gusto ko lang makita kung yung ginawa ba natin ngayon, dahil sa ease of folding, dahil sa paggamit natin ng European butter or butter with a higher fat content, naging decent yung puff pastry ba siya? Sa ginawa, kasi ako, naniniwala ako, Wellington, ang isa sa pinakamahirap na dish na may puff pastry, pero hindi siya ang pinakamagandang representasyon ng puff pastry talaga. Mas maganda pang representasyon ng puff pastry yung Danish eh. Oh, alam mo yun, Danish pastry. Masarap yun eh. Kasi doon talaga, napapapuff mo talaga siya ng sagad na sagad. Dito, hindi talaga, siguro due to the shape. Alam mo yun? Palagay ko lang naman. Ngayon, may nakasalang kami ditong mga puff pastry, yung mga trimmings natin. Balikan lang natin kasi hilaw pa siya. Tapos tingnan natin and i-compare natin. Tapos magbibigyan ako ng aking final thoughts dito sa napakahirap na content. Alam mo, napakahirap na ito. Mas mahirap pa ito sa mga camping video natin. Totoo. Mas nahirapan pa ako dito kaysa dun sa nagluto tayo sa city jail. Mas nahirapan pa ako dito. Oh, pre! Ay, edi, pwede mo pagsamahin yan. Mag-BB Wellington ka sa camping. Oo nga. Tama. Diba? Ito yung ating rough puff. Ito yung ating French folded. So, dito, napatunayan natin na talagang nakagawa tayo ng maayos na puff pastry. Pare, kahit itong sa local butter natin, okay, ayan o, kitang-kita naman talaga yun kung kumpara mo dyan. Goods naman talaga siya. Ang problema lang talaga dito sa paggamit ng local butter natin ay mahirap lang talaga siyang gawin kasi nga nalulusaw nga siya agad, 'di ba? Kita niyo naman. And dito, I mean, napakita ko rin naman sa inyo yung buong proseso nung ako yung mag-isa yung nag-shoot. Mas madali talaga siya. Di hamak na mas madali. Kung ito ang hirap nito ay nasa 100%, halimbawa, ang hirap nito nasa 100%. Ito, yung paggawa ito, ang hirap nito 40% lang kasi hindi ka nagmamadali, hindi ka natataranta kasi nalulusaw na yung butter kasi ito halos hindi tumatagas, di ba? Ano kitang pero ang ganda oh. Mr. Gordon Ramsay, I hope you are proud of me and I know that my beef Wellington is not the perfect but I hope for a guy like me, a first timer, it's already possible and I think you should go to the Philippines, buy your own plane ticket. It's very expensive. Then, we eat. I take you to all the Filipino places, but we share 50-50. Thank you, Mr. Gordon Ramsay. I love you. And I'm sure my inaanaks are dying for us to meet. Hindi ba mga inaanak? Pakitag nyo si Gordon Ramsay, kulitin nyo. Sabihin nyo, uy, Mr. Gordon, meron dun sa YouTube yung mataba nagluluto. Who the fuck is this Ninong Ray?